Hello, everyone. Good evening. Greetings from Milan, Italy. Nandito po tayo ngayon sa kasalukuyan sa bahay po ng Enriquez family. Sa mga nakakaalam po, kami po ay nasa ministry trip dito po sa Italy, particularly para po sa Living Water Baptist Mission, Milan, Italy, and Como, Italy. Shout out po kay Pastor Andy Mananon, kay Ma'am Cherry Mananon, at shout out din po sa mga members ng LWBM Milan, Italy. Shout out din po para kay Pastor Genesis Permalo at kay Ma'am Maribel Permalo, kasama po ang ating mga members sa Como, Italy. At sa bawat isa po na nakasubaybay na ngayon, welcome po kayong lahat dito po sa ating Feasting on the Divine Verses online ministry. Ito po ang ministry na pinagpala ng Panginoon at ministry na nagiging pagpapala po sa marami. Kaya po sa lahat ng naaabot ng ministeryong ito, binabati ko po kayo sa dakilang pangalan ng ating Panginoon. I am very happy today sapagkat naging posible na ako po ang makapag-feasting sapagkat ito po ay aking desire, ito po ay lagi kong kinasasabikan. Bahagi na po ng aking buhay ang ministeryong ito and I'm very happy na marami po sa inyo ang patuloy na sumusubaybay. Shout out po ang nais pong iparating ng prinsesa po ng Venice, ano po, kamakailan lamang, walang iba kundi si Sister Liwai. So shout out sa inyong lahat mula kay Sister Liwai at siyempre pa po ang reyna, walang iba kundi si Doña Lina Pedro. So thank you po for praying for us. Bagamat ito po ay ministry trip, isang bagay po na gusto naming papurihan at pasalamatan sa Panginoon ay ang mga opportunities and privileges na ipinagkakaloob niya. Katulad na nga po ng mga ilang pagkakataon na kami po ay nakapamasyal at makita ang ilan sa kagandahan po ng bansang Italia. At nais po natin na ngayong gabing ito, i-shout out po ang mga taga Living Water Baptist Church Santa Mesa. I love you all and sobrang miss na miss ko na po kayo. At syempre pa, shout out sa Victory Fundamental Baptist Church sa Muntinlupa. Ganon din po, nami-miss ko po kayo. So, nawa, patuloy po kayong ingatan ng Panginoon and thank you so much for your faithfulness. Nakikita ko po ang inyong katapatan sa Panginoon and I know, kilala niyo po ako, na hanggat maaari, kung kaya ko po talaga, ay makikisama ako sa ating pong mga services. Pero talagang masyadong kontra po ang ating oras. Kaya I know and I believe kayo po naiintindihan po ninyo ako. So, sa lahat po ng mga naka-tune in na po ngayon, nawa magstay po kayo hanggang matapos po tayo and let us enjoy our feasting tonight. Ano po? So, nais po nating gamitin ang pagkakataong ito to express our gratitude sa mga kapatiran po natin dito sa Milan sa pangunguna po ni Pastor Andy Mananon at syempre pa ang Enriquez family, maraming salamat sa accommodations po ninyo, sa pag-aasikaso ninyo, at syempre pa ang matatapat nating miyembro dito, shout out kay Ate Sheila, ano? Sister Sheila, Sister Irma, at gayon din po sila Sister Kat, shout out sa inyo. Salamat ha sa pag-o-open ng inyong bahay para sa ating Bible study, and I really praise God, I really praise the Lord sapagkat marami po sa kanila ang nagpasya. May 11, 2023, ang kanila pong naging araw ng kaligtasan. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Ganon din po, mga kapatid, mga minamahal, ang Bandril family. Nagbukas din po sila ng pinto para sa Bible study. At shout out po kay Evelyn at kay Shirley sapagkat sila po ay nagpasya na talagang magpahayag ng kanilang pananampalataya sa Panginoon. So, overwhelming po, mga kapatid, ang ministry trip na ito sapagkat talagang wala pong nasasayang na oras. Kaya sobrang salamat sa mga prayer warriors. Shout out sa lahat ng mga prayer warriors po natin. At nice ko rin po na talagang i-shout out po natin ang Pastor Esme Manimtim at si Ma'am Tess.
ang aking pong matalik na kaibigan na lagi't-lagi nangangalaga po sa amin. Ano po, every time that we're here. And of course, yung mga kaibigang pastor po, kahit yung mga taga-Roma, sila Pastor Julian, talagang salamat, Ma'am Annalyn, sa fellowship. At syempre pa po, nagpapasalamat din tayo sa mga kapwa natin mananampalataya dito po sa bansang Italia. At si Pastor Jun Gamata, so shout out sa iyo, friend. At miss na kita, sana umuwi ka na. So si Pastor Jun Gamata, nagkaroon kami ng opportunity to fellowship one with another na talagang very intimate po yan. Kuya Marco, special shout out sa iyo sa sobrang sipag mo, sa pagluluto, sa pag-alaga sa amin. Talagang wow, hindi sapat ang salita to really thank you for your love and for your hospitality and accommodation. So, yan po, shout out po sa mga kapatiran sa Smyrna, sa People's Baptist Church, of course, sa pamilya po ng Pilgrim's Bible Baptist Church, sa iba't ibang lugar dito po sa bansang Italy, ano po. At syempre, yung mga taga Bologna, shout out po sa inyo. At ang aking pong friend and partner, Doc Arnold Garcia, shout out din po sa inyo. So, marami po tayong shout out ngayon kasi wala tayong music, kaya ginagamit ko yung pagkakataon to somehow use this opportunity to express my deep gratitude sa bawat isa po. Special shout out din para kay Brother Joshua. Joshua, thank you so much, ha? Ang dakilang driver, worker, driver. Sige na, ngalanan na po natin 'yan. At masayang-masaya po kami na talagang nakasama mga kapatiran po dito sa Italy. At umaasa po ako na patuloy niyo po kami ipagpe-pray sa Sunday, this coming Sunday. Congratulations po sa Pilgrim's Bible Baptist Church sa matagumpay na anniversary. And this coming Sunday, anniversary naman po ng Smyrna Bible Baptist Church. So ipag-pray po natin ang kaligtasan ng mahalagang kaluluwa at ang katatagan, katibayan ng mga mananampalataya. And tomorrow, ang People's Baptist Church, Milan, Italy. Thank you po, Bishop Bonner Zendaya. At syempre pa, kay Pastor Maniego, thank you so much po sa inyo. And I hope na maging blessing po ang maging pagbiministeryo po sa inyong lahat. So, kayo po ba'y excited ngayong gabing ito sa ating feasting? Kung kayo po'y excited, please type amen. So tayo po ay mag-type ng amen at express nyo po that you are really excited sa ating pong magiging pagsasalo-salo ngayon. Naku, ang ganda po ng pag-aaralan natin. Claim the victory. Claim the victory. Yan po ang tatalakayin po natin ngayon. Kaya inaasahan ko po na mag-stay po kayo hanggang matapos po ito. Ano po? So mga kapatid, ngayon pong gabing ito, nais nating batiin ang mga birthday celebrants. Okay, siguro po dahil sa mga nakaraang araw, may mga nag-celebrate ng birthday na hindi ako nagkaroon ng opportunity to greet them. So allow me to greet them first. Ano po? Belated happy birthday sa mga sumusunod. Of course, nais nating batiin belated happy birthday kay Attorney Bibo. Amen? Yes, si Attorney Bibo, walang iba kundi si Brother Dan Cirilla. Belated happy birthday, anak. At ganun din po ang magiting nating music director and preacher, walang iba kundi si Preacher Jabez Orara. So, happy, happy birthday, Preacher Jabez Orara. Ganun din po si Sister Angel Yanga. Belated happy birthday sa iyo. Anak po yan ng ating missionary. At ang isa pa po sa ating kabataan, si Joven Kurt Bartolome, belated happy birthday. Kita mo naman, ha? Special, sinyout out pa natin dito sa feasting. At ganun din po si Jen Reeds. Happy, happy birthday sa iyo, Jen. At belated happy birthday pa rin kay Sister Micah Melorin. At syempre pa si Brother Kevin Austria. Yan po ang mga nag-celebrate ng birthday. At nais po nating ipadama sa kanila ang ating taus-pusong pagbati. Ganun din po, nais nating syempre po batiin yung mga nagse-celebrate ng kanilang birthday exactly today. Kasi kung bumati tayo ng belated happy birthday sa mga nag-birthday, siguro mas maganda batiin din po natin yung mga nagse-celebrate ng kanilang birthday exactly today. Birthday po ni Nanay Lina. And you know what? 101. Yeah, di ba? 101
years old na po siya. Just try to imagine the grace of God in the life of Nanay Lina. Hindi na lang po natin siya nakakasama physically, but actually po, talagang masasabi po natin na sa kanyang katandaan, siya po ay nanatiling matapat sa Panginoon, and no wonder, binigyan po siya ng napakahabang buhay. Imagine, 101 years old na po si Nanay Lina. And thank you, ha? Shout out kay Pastor Daniel Agasang at kay Ate P. Agasang, ano po? Why? Sapagkat dinalaw po nila, and I'm very happy. Nag-send pa po sila ng photo nila na kasama po si Nanay Lina. Again, happy, happy birthday po, Nanay Lina. At syempre pa, ang ating pong isa sa tagapangasiwa sa ladies. Walang iba kundi si Mami Rose. Happy, happy birthday po, Mami Rose. At naway, biyayaan pa kayo ng Panginoon ng marami pang birthday. And you know what? Exactly today, si Ariane, dito po sa Milan, ay nagse-celebrate din po ng kanyang birthday. Happy, happy birthday, Ariane. Thank you sa pag-aasikaso at sa hospitality nyo dito sa amin. So, yan po ang mga birthday celebrants. At kung may mga nakikinig at nanonood po ngayon na exactly today, they are also celebrating their birthday, pinabati po kayo ng lahat ng mga ka-feasting. Happy, happy birthday sa inyong lahat. Amen? Alright, so sa mga naka-tune in na po ngayon, talagang intindihin nyo po na hindi ko po kayo mababating isa-isa at maisa-shoutout na isa-isa. Pero shoutout ko lang po ang grupo po ni PNG na magkakasama po ngayon. So shoutout sa inyong lahat. At congratulations din sa YMP, kay Teacher Marizel, of course, sa kabuuan din po ng kanilang grupo. Congratulations sa inyong lahat. Well, ngayon pong gabi ito, siguro may kwento ko lang po na sa amin pong ministry trip na ito, talagang ang Diyos po ay makapangyarihang gumagawa. Talagang sobrang thankful po ako sa Panginoon at damang-dama ko po ang aking mga prayer warriors. In fact, nagpapasalamat ako na hindi man naging posible na nakasama ko po si Pastor Jed this time. Shout out, Pastor Jed. At syempre, ang kabuuan ng pamilya, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Pero tingnan nyo po kung gaano kagaling ang Panginoon. Diba? Si Ate Lina, si Ate Liway, kung saan sila po ay nag-apply at sila po ay na-approve, mga kapatid. And you know, big help po sila sa akin dito po sa ministry trip na ito. Talagang ang Panginoon, ang galing talagang mag-design. Ano po? So kaya hindi ko ma-imagine, si Ate Lina po ay talagang dishwashing po, mga kapatid. Talaga namang kasipag po. Yung bang makikita nyo, donya, pero talagang naglilinis po ng aming mga pinagkainan. Ano po? So bagamat asikaso po kami dito, pero talagang tumatrabaho po sila. Si Sister Liway, parang full-time worker. Talaga namang todo alalay po. Nasa bawat kilos, iniisip kung paano po talaga makakaalalay sa inyong pong pastor. Kaya, ang galing-galing talaga ng Panginoon. Pinupuri ko po ang Panginoon. At again, sa lahat po ng mga naka-tune in na, nais ko lang din pong ipabot ha, sa aking mga anak, Sister Dang, ganun din kay Sister Miho. Taus-pusong pasasalamat sapagkat nagkasurpresahan talaga tayo, di ba? Sobrang surpresa yung nangyari sa atin. But you know, hindi ko makakalimutan, sobrang na-appreciate ko yung tindi ng effort na ginawa nyo na talagang si Sister Miho bumiyahi pa from Laguna just to see me, to fellowship with me. At si Sister Dang, bumiyahi po yan, Quezon, Tarlac ba or Pangasinan. Tapos talagang madaling araw bumiyahi just to see me and to fellowship with me. Sino ba namang pastor o tatay ang hindi lalakas at may encourage? Kaya salamat ha, at alam ko na bless ang pamilya ng Living Water Baptist Church together with the Victory Fundamental Baptist Church sa inyong special number, sa inyong testimony, sa inyong fellowship. Kaya iparating nyo rin, nasa Japan na po sila kasimuli ngayon, ano po? So iparating nyo rin sa mga brethren natin
yung mga masisigasig at masipag nating mga kapatiran. So iparating nyo rin ang ating pong regard sa kanila. Shout out sa lahat ng mga taga LWBM Matsumoto Nagano Ken, okay, sa Japan. At syempre pa, shout out kay Pastor Robert, ang magiting nating mangangaral dyan po sa lugar ng Japan, kasama po ang lahat ng kanyang pinagbiministeryuhan. Alright, so much for that. At ngayon po, tayo po'y magbibigay pansin na po para sa ating panalangin. Let us go to the Lord in prayer. Our gracious, loving God, our Father in heaven, again, we would like to thank you and praise you for your goodness. Thank you for allowing me this time, Lord, na ako po ang makapagsishare ng iyo pong salita. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga kabalikat ng feasting, ang mga preachers po ng Victory Fundamental Baptist Church, ganun din po ang mga pastoral staff at preachers ng Living Water Baptist Church, kasama na po si Deacon Bong Bernales. Lord, I pray na patuloy mo silang gabitin at nawa dakilang Diyos, ikaw po ang magpala sa kanilang buhay at sa kanilang mga pamilya. Dakilang Diyos, sa kalagayang ito na kami po'y muling magsasalo-salo, kinikilala po namin ang iyong presensya at ang iyong kapangyarihan na kikilos at gagalaw upang kami po ay muling mapagpala, mapagtibay. I pray, O Father, that you will fill me with your Holy Spirit. Please guide me, O God. Give me wisdom. Help me that I may share your word with clarity, O Lord. Salamat din po sa mga masugid na taga-subaybay dito po sa ministeryo ng Feasting. May you continue to bless them through thy word, Heavenly Father, at nawa mag-grow kami spiritually. Dakilang Diyos, sa pagkakataong ito, nais naming patuloy na ilapit sa iyo ang mga kapatiran na may karamdaman, lahat po ng kasamahan po namin ngayon, na marahil po nanunood ngayon, may mga prayer request po sila sa mga malalapit na kamag-anak, kaibigan, kapatid na may sakit, ang iyong makapangyarihang kamay ang iunat mo sa kanila. Abutin mo po sila, dakilang Diyos, at ang iyong mahimalang pagpapagaling ang iyong pong iparanas sa kanila. Ganon din po si Ida, ang complete healing. Ganon din po ang mother po ni Sister Cherry. Panginoon, pagalingin mo rin po at maging stable ang kanyang physical na kalagayan, na maging malakas po siya. Ganon din po, dakilang Diyos, hiling ko po si Nanay Lina na patuloy mo pang palakasin. Salamat po sa mabiyayang taon na pinagkakaloob mo sa kanya. At gayon din po, aming Ama, hiling ko po na sa aming pong patuloy na paglapit sa iyo, marahil sa bawat isa na nakikinig ngayon, may mga pinagdadaanan, anuman pong problema, lapatan mo po ng solusyon, give them guidance and wisdom, Heavenly Father, kung paano po nila i-handle ang kanilang situation. And I pray, O Father, that you will help those who are in deep need, O God. Thank you so much dito po sa aming pong lakbay, Italy, Panginoon. Patuloy po ang aming panalangin sa iyong makapangyarihang paggawa na talagang maging mabunga po ang trip na ito at nawa marami pong mga kapatiran ang mapagtibay. Thank you po sa ginawa mong paggabay at tagumpay po ng anniversary ng Pilgrims Bible Baptist Church under the leadership of my good and dear friend, Pastor Esme. Lord, please continue to use him to bless the church, the people, and I pray that you will grant their heart's desire, Heavenly Father. Ganun din po, nais ko pong ikaw po ang siyang patuloy na kumilos kay Pastor Andy, kay Pastor Genesis. Thank you po sa kanilang naging availability, and you know their lives, Heavenly Father. You know their limitations, and I pray that you will help them na nawa, Panginoon, hindi sa kung ano ang kanilang nakaraan, kundi ang iyong magiging paggamit sa kanya sa pagkakataong ito ng kanyang pagbangon. And may you use me to encourage him, O God, to guide him, O Lord. At nawa, ikaw po ang magpala sa Living Water Baptist Mission, Milan and Como. At nawa, ang aming pong desire na magkaroon po ng lugar, i-grant mo po ito sa iyong kalooban at sa iyong tamang panahon. Dakilang Diyos, ikaw din po ang siyang patuloy na magpala sa mga ministries na nasa iba't ibang bansa. Ganon din po ang nalalapit na anniversary po this coming Sunday ng Smyrna Bible Baptist Church under the leadership of Pastor Jun Gamata. May you bless their church, O God, the ministry that you entrusted to them, and I pray that you will use your humble servant to somehow encourage and challenge them through thy word. Panginoon, ganon din po, nais ko pong hilingin sa iyo
na ikaw po ang siyang patuloy magbuhos ng pagpapala mo sa Enriquez family at sa lahat ng bumubuo ng Living Water Baptist Mission. Nawa, palakasin mo pong patuloy at pagalingin si Ate Sheila. Ganon din po ang mga kapatiran po namin na nasa iba't ibang lugar at ang mga naaabot ng ministeryong ito. Salamat din po sa patuloy na suporta po ng Living Water Baptist Church Paris, sa panguna po ni Pastor Nelson Cadena at ng ilan sa mga kapatiran na talagang nag-effort para po pumunta po dito sa Italy from Paris just to see me, to encourage me, to support me, to back me up, and to give glory unto thy name. Thank you so much, Heavenly Father, and may you continue to bless and use Pastor Nelson and even our brethren there in Paris. Dakilang Diyos, sa iyo ko po ipinagkakatiwala ang gawain po sa People's Baptist Church tomorrow at ang ilang pang mga Bible studies na amin pong gagawin. Muli po, dakilang Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na kami po'y nakapag-aaral. Hiling ko pong patuloy ang pag-iingat mo po sa aking pamilya sa kalagayang ako po'y malayo ngayon sa kanila. Kay Maris, ang patuloy na pag-iingat mo, ang pagpapala mo, ganun din po kay Sophia, ang gabay mo sa kanyang pag-aaral, ang katalinuhan, at ganun din ang provision, at ang karunungang laging ipagkakaloob mo sa kanya. Nawa, lagi po siyang maging malapit sa iyo, dakilang Diyos, at nawa, ikaw po ang siyang laging gumabay sa lahat ng kanyang gagawin. Panginoon, hiling ko rin po na ikaw ang siyang magpalakas sa inang, lalo na po sa 21, Panginoon, sa kanyang ikasyam na pong kaarawan. We are so thankful to Thee, O God, for giving her long life. And Lord, we pray that You will continue to give her good health, O God. And please, ikaw po ang magbigay kasiyahan at kasayahan sa kanya sa darating niyang kaarawan. Maraming salamat po, dakilang Diyos, at sa iyo ko po'y pinagkakatiwala ang aming magiging pagsasalo-salo ngayong gabing ito. Ito po, O Diyos, ang aming panalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so maraming salamat. Purihin po ang Panginoon at nawa, i-share po ninyo ang ating pong message ngayong gabi sapagkat nakatitiyak po ako na ito'y magiging malaking pagpapala po sa bawat isa po sa atin. So, ngayon po mga kapatid, pakakantahin ko po sana ng special number si Ate Lina o kaya si Liway. Pero talagang doon lang daw po sila sa backup at suporta po sa inyong lingkod. Si Liway naman, maging special number, pero happy birthday naman po ang kakantahin. Ano po? So, siguro mas maganda. Kanya-kanyang awit na lang tayo ng happy birthday sa mga nagse-celebrate ngayon. So, ready na po ba kayo for the message? Okay, kung kayo po ready na for the message, so siguro po maganda na kunin na natin ang ating mga Bible. Ito po isang magandang paalala lang. Kung kayo po ay talagang naka-tune in dito po sa feasting, sana po mag-focus po tayo. Ang ibig kong sabihin, anyways, ito po isang oras lamang naman. Ano man po ang ginagawa natin, medyo tumutok muna po tayo. Ang ibig ko pong liwanagin sa bawat isa para mas ma-appreciate nyo po ang mensahe, mas mainam po na atin munang kung maaaring iwanan ang ating mga ginagawa at tumutok po tayo sa magiging pangungusap ng Panginoon, well, para sa akin po, I am very sure na yun po ay makakalugod sa Diyos. Kaya kung kayo po'y nagda-drive, I understand. Kung kayo po'y nasa biyahe, I understand. Pero kung kayo po'y nasa bahay at nasa inyong lugar, ibang-iba pa rin po na kapag feasting na, nakafocus na. Amen? Pagka feasting na, focus na. Yan po ang ating panawagan. Shout out po, Ate Maan, Ate Lisa. Ganon din kay Sister Dang, kay Sister Liag Alarcon, Sister si Pastor Poy, si Preacher Andre, ha, Sister Rita, ayan, umabot pa kayo ha, si Sister Marikita de la Rosa. Okay, anak, Tessa Antes, shout out sa iyo, Preacher Jaja. Kasi wala tayong mga special number, kaya sige, nagsa-shout out po ako. Sister Virgie Martinez, shout out sa iyo. Sister Maribik ng Ilocos, shout out sa iyo. Si Mami Normita Pitalber. Ayan, mga shout out muna tayo. Si Gerald, shout out. Ang aking magandang pamangkin, si Maricar Aguinaldo, shout out sa iyo. Stay ka lang ha. Makinig ka. Sister Annalisa, si Pastor Donald Villar. Akalain niyo nanonood si Pastor Donald? Ang aking kasangga at malaking tulong kaagapay sa ministeryo. All right, Sister Cory, shout out sa iyo. All right, Rowena Ilagan,
At si Deacon Bong Bernales, shout out. At pinapaabot din niya ang pagbati sa lahat ng mga kapisting. Si Sister Joy Castro Nuevo, just for you to know, si Sister Joy, bahagi po ng talagang masasabi nating instrumentong ginamit ng Diyos para masimulan po natin ang Matsumoto Nagano Ken, sapagkat siya po ay hindi man sa lugar na yon, kasama natin sa nagpray. Sister Jessie Cantilev, si Preacher Jessie, okay, shout out sa inyong lahat. Pa-shout out po ang Precious Rubies. Talaga naman, ha? Ganyan kayo kamahal talaga ni Ate Maan. Ang aking kaibigan na si Ate Berna, shout out sa iyo. At ang kaibigan natin si Sister Areta, shout out. Kung mag-shout out na lang kaya tayo. Alright? So, alright. Gusto ko pong malaman, ready na po ba tayo for the message? Ngayon po ay alas, ayan, mga 8 to 7. Sa ating pong orasan, at ito po ay oras natin sa Pilipinas. Dito po sa Italy ay pasado alas 12 na, tama? Okay, almost 1 o'clock na po ngayon. Alright, so sige po, tuloy-tuloy na po tayo. Jomar, shout out sa iyo. Ayan, may thank you, Bishop FDB, ang aking pong mahal na Ma'am Melda Claridades. Shout out po, Ma'am. At miss ko na yung fellowship natin. So, si Pastor Marche, salamat nga pala sa mga nag-pray. Galing na po si Kena, okay? So, gumaling na po si Kena. Naalala ko, dahil nabasa ko si Pastor Marche, shout out kay Ate Miriam, at ganun din naman kay Dayang, Sister Dayang Alcesto, ang aking magandang kumare, Sister Gina Moises. Miss you po, Bishop. How sweet naman. Thank you so much. Ayan, si Regina. Ano to? Abdohan. So, amen daw po. Talagang mukhang excited na si Regina sa ating message. Erlinda Kagomok, ang isa sa very consistent. All right. Okay. Ngayon po, para tayo mag-scripture reading. Babasa po ako sana ng mahaba, pero naisip ko, anyway, familiar naman tong story na ito. Babasahin ko na lang po yung pinaka-ano po natin, ha? Pinaka-sentro natin. Oh, saglit po. Shout out kay De La Peña family, mula kay Kuya Danny, kay Ate Jing, kay Ella E, kay Nika E. Ayan. So, shout out sa De La Peña family, ang C family, ang kabuuan ng People's Baptist Church sa panguna po ni Bishop Bonards Andaya. Talagang ang sarap pala talagang mag-shout out, ano? Kayo po, anong pakiramdam nyo pagka na isa shout out po kayo? Nakaka-encourage ba talaga yan? Nakakalakas ba talaga yan? O isipin nyo po, shout out pa lang, lumalakas ka na. How much more kapag ka ipinapahayag na ang salita ng Diyos? Ma'am Merly Mabalot, shout out po sa'yo. Si Ma'am Merly, ang amin pong matalik na kaibigan. Okay, si Franchette, anak. Umabot ka pa sa shout out, ha? Ayan, wow, amen daw, sabi ni Mary Jane De La Peña. Ayan, umaamin si Tessa, ha? Nakakahappy po kapag, siguro, ang ibig niyang sabihin, pag nasa shout out, pleasure po na ma-shout out, di po ba? Mm-hmm. So, ang mahirap po, yung kapag kami nag-type na sa inyo, Pastor, shut up na. Okay, so, Maricar, baka magdamdam ka pa, praise on po. Ibig niyan sabihin, tigilan ko na yung shout out, preach on po. Yung ba ibig mong sabihin, anak? Alright, si Maricar po ay anak po ni Brother Marco at ni Sister Care na talagang tinutuluyan at kinakainan po namin dito sa Milan ngayon. Maxigen, anak, congratulations sa pag-igihan mong mabuti. Alright, so sige po, hindi tayo matatapos pagka puro shoutout ang ginawa ko po. So, 1 Samuel chapter 17 ang ating pong magiging pag-aaral ngayong gabing ito. And let me entitle this message, Claim the Victory. As what I've mentioned a while ago, I am very sure that this story is very familiar sa napakarami po sa atin. Story po of David and Goliath. Pero sa yaman po ng salita ng Diyos, hindi po natin mauubos ang mensahe po na makukuha natin sa mga stories sa Bible. At ito pong gabing ito ang magiging patunay na for sure another blessing na naman ang matatanggap po natin mula sa salita ng Diyos.
Pipiliin ko na lamang po yung portion na magbibigay po ng emphasis sa title po natin ngayon. Alright, 1 Samuel chapter 17. Kung nakita na po, sisimulan ko na po sa verse number 38. Okay, 1 Samuel chapter 17, beginning verse number 38. Ito po yung time na kinausap na po ni David, si King Saul, na siya raw po ang haharap kay Goliath. At talagang hindi po naging madali ang kumbinsihan. Ano po? Because King Saul is very much aware na ito pong si Goliath ay champion of God. Ibig sabihin, warrior talaga ito mula kabataan pa lang. Kaya kumbaga may hesitation sa kanyang part na payagan po si David. Pero sa story po, na-convince pa rin ni David si King Saul na siya ang haharap kay Goliath. At ito po yung portion ng scripture na babasahin po natin ngayon. 1 Samuel chapter 17, beginning verse number 38. And Saul armed David with his armor, and he put an helmet of brass upon his head. Also he armed him with a coat of mail. And David girded his sword upon his armor, and he essayed to go, for he had not proved it. And David said unto Saul, I cannot go with these, for I have not proved them. And David put them off him. And he took his staff in his hand, and chose him 5 smooth stones out of the brook, and put them in a shepherd's bag, which he had even in a scrip. And his sling was in his hand, and he drew near to the Philistine. And the Philistine came on and drew near unto David. And the man that bare the shield went before him. And when the Philistine looked about and saw David, he disdained him, for he was but a youth and ruddy, and of a fair countenance. And the Philistine said unto David, Am I a dog that thou comest to me with staves? And the Philistine cursed David by his gods. And the Philistine said to David, Come to me, and I will give thy flesh unto the fowls of the air, and to the beast of the field. Then said David to the Philistine, Thou camest to me with a sword, and with a spear, and with a shield, but I come to thee in the name of the Lord of hosts, and the God of the armies of Israel, whom thou hast defied. Pansinin niyo nga po yung verse number 45. Talagang parang Baptist preacher itong si David eh. Napansin niyo po ba? Tingnan niyo po ang sabi ng verse 45. Then said David to the Philistine, Thou comest to me with a sword, and with a spear, and with a shield. Alliteration pa. Alliteration pa, di ba? Parang Baptist preacher ito eh. Pero tingnan niyo po ang kanyang emphasis. But I am come to thee in the name of the Lord of hosts and the God of the armies of Israel whom thou hast defied. Listen to this. Verse number 46. This day will the Lord deliver thee into mine hand, and I will smite thee and take thine head from thee, and I will give the carcasses of the hosts of the Philistines this day unto the fowls of the air and to the wild beasts of the earth, and all that all the earth may know that there is a God in Israel. Let us pray. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong salita na ngayong gabi ay gagamitin mo upang kami po'y kausapin, pagpalain, palakasin, at turuan, dakilang Diyos. I pray, O God, that you will again empower your humble servant. Help me, O Lord. Alam mo po na bagamat parati ko na pong ginagawa ang pagbabahagi ng iyong salita, ang aking pagtitiwala ay hindi sa aking kakayahan, kundi sa iyong kapangyarihan. So please, Lord, help me that I may share your word with clarity and with wisdom. Thank you so much at nawa ang bawat nakikinig ngayon ay maging attentive sa iyong pong magiging pangungusap. Magamit po ang mensaheng ito sa amin pong araw-araw na pakikipagbaka sa kalaban. Thank you so much. I would like to commit to you this message, O God. For all of these things I ask, in Christ's most precious name, Amen. Amen. Okay, praise the Lord. Now, dito po, mga kapatid, sino pa ba ang hindi nakakaalam ng kwento tungkol kay David at kay Goliath? Kumbaga, ito po'y matagal ng kwento, matanda ng kwento, at maraming pagkakataon na po na ang kwentong ito ay ating napakinggan
At hindi lamang po yan, pati sa preaching, maraming pagkakataon na rin po na nagamit ang passage na ito. Now, kinuha ko po ang ating title doon po sa statement na ginamit po ni David. Ang sabi po niya sa verse number 46, "This day will the Lord deliver thee into mine hand." So ito po yung pinagkunan ko ng ating pong title, Claim the Victory. Ito po ang concept na ipinararating sa atin ng statement ni David. Mga Kristiyano, sa mga tunay na anak ng Diyos, gusto ko pong sabihin sa inyo na tayo po ay mga mananagumpay sa pamamagitan ng Panginoon na umibig sa atin. Nay, in all these things, we are more than conquerors through Him that loved us. Sa katotohanan po, sa pangkalahatan, as believer in Christ, ang kalooban ng Panginoon po sa atin ay ang mabuhay na inaangkin po natin ang tagumpay. Tagumpay sa Panginoon. So ito po ang konsepto na inihatid sa akin ng statement po ni David. Nung sinabi niya sa verse number 46, "This day," very confident po siya. Tiyak po ito, mga kapatid. "This day will the Lord deliver thee into mine hand." As you listen tonight, siguro po maganda na ngayon pa lang, ano man ang battle mo, ano man ang kinakaharap mong laban, claim the victory. Okay? Claim the victory. Yung problema mo, sabihin mo, "This day." Diba? "This day." Masosolve ang problema niyan. Yung pong mga struggles natin, yung burdens natin, yung attack of the devil, challenges na kinakaharap natin, let us claim tonight. Okay? Let us claim tonight the victory. "This day will the Lord deliver thee into mine hand, and I will smite thee, and take thine head from thee, and I will give the carcasses of the host of the Philistines this day unto the fowls of the air, and to the wild beasts of the earth, and that all the earth may know that there is a God in Israel." It is good to know and to realize, folks, that the reason why Christians should live in victory, it is because of the fact na ang dala-dala natin pangalan ng Panginoon. Pag tayo po'y nabuhay na talunan, maniwala po kayo sa akin. Ang nailalagay natin sa alanganin ay ang pangalan ng Panginoon. So kaya ngayon po, habang nakikinig ka, okay, claim the victory. May problema ka, claim the solution dyan sa problem na yan. May need ka, claim the provision sa pangangailangan mo na yan. May battle ka na kinakaharap, may laban ka na kinakaharap, claim the victory, mga minamahal. So itong storya po ni David and Goliath, I can say, is a very classic story. Ang dami na pong pinagpala sa storya na ito. Ang magandang presentation po nito, kung titingnan natin sa pagsasaysay, hindi po ba si David nagpapastol ng tupa, and then yung mga kapatid niya nasa pakikipaglaban, nasa battle. And then pinatawag ng tatay niya, pinatawag ni Jesse si David sa layunin na magpadala ng pagkain doon sa mga kapatid niya na nasa battle. Anong ginawa po ni David? Ipinagbilin po niya yung kanyang alagang mga tupa para pong si FDB nang pinapunta sa Italy, ipinagbilin ko po yung pong mga members ng Living Water Baptist Church at ng Victory Fundamental Baptist Church. Ang tawag po doon, sense of responsibility. Amen? Pag kayo po'y pinagtiwalaan, matuto kayong pangalagaan ang ipinagkatiwala sa inyo. Hindi po pwedeng sasabihin ni David, pababayaan ko na sila, inutusan ako ng tatay ko eh. Hindi po ba? Well, magandang makita nyo po ang isang napagandang lesson na kung meron po tayong ginagawa at tayo po ay naatasan, siguro po ang pinakamaganda, ating pong tiyakin na maayos po ang ating pong dapat iwanan. Ang tawag dyan, sense of responsibility. Nung siya po ay pumunta sa kanyang tatay, inutusan po siya ng kanyang tatay, hindi po ikinatwiran ni David na siya'y nagpapastol, na siya'y may ginagawa. Nung inutusan siya ng kanyang tatay, ang pinakita naman niya, hindi lamang po yung sense of responsibility, ang ipinakita naman niya, submission. Kung papano pong siya ay laan na magpasakop at sumunod sa kanyang tatay. Another lesson na magandang ating pong matutunan, na matuto tayong sumunod sa ating mga magulang. Magkaroon tayo ng pagbibigay regard sa ating mga magulang. At nung siya po ay sumunod na, submission po yan. Nung siya po ay sumunod na sa kanyang magulang,
Pumunta na po siya sa battle para magdala ng pagkain at samantalang siya'y nanduroon, ano ang kanyang inabutan? Isang higante, si Goliath, isang Pilisteo, the uncircumcised Philistines, ungodly, mocking the name of God. So narinig niya na kung saan malayang malaya na hinahamak niya ang pangalan ng Diyos. Hindi kaya ni David yan. Okay? And because of that, makikita natin the sensitivity of David. Ang ibig ko pong sabihin, mas naintindihan niya yung purpose, yung reason kung bakit siya ay nakarating doon sa battle. Ang lagi ko pong sinasabi rito, human reason why David was there, it is because of the utos ng kanyang tatay na magdala ng pagkain. Yun yung human level, di po ba? Pero nung nandun na po si David, ang makikita nyo po mga minamahal ay yung pong divine reason, and it is good to learn in the story of David the importance of sensitivity. If God is moving, if God is talking, if God is working, it is wonderful na atin pong masense. Be sensitive. Pagka nakinig kayo ng preaching, be sensitive. Bakit ito ang mensahe na ipinarinig ng Panginoon sa akin? Kung tayo po ay nalagay sa isang sitwasyon, discover and find out the reason, the purpose, why. Bakit pinabayaan ng Diyos na ako ay makaranas nito? Ano ang layunin ng Panginoon? Alam nyo po, walang magiging reklamador na mananampalataya, walang Kristiyano na mabubuhay sa laging pagko-complain if magiging sensitibo po tayo sa lahat ng dahilan kung bakit tayo po ay inilalagay ng Diyos sa isang sitwasyon. Malinaw po na sa human side, pumunta siya roon to obey the command of his father. But listen, nung siya'y nandoon na po sa laban, makikita niyo po yung spiritual sensitivity of David. Di ba? Yung spiritual sensitivity of David, at ito po mga minamahal, yung naintindihan niya na kaya pala siya pinadala roon upang mapigilan ang pangahamak sa pangalan ng Diyos, upang harapin si Goliath na wala pong kahit isa mang willing na humarap sa kanila that time. So, pinakikita ko po, sa pag-aalaga po niya ng kawan, ipinakita po yung kanyang sense of responsibility. Doon po sa naging utos ng kanyang tatay, ipinakita po ang kanyang submission. Nung narinig po niya ang pangahamak na ginagawa sa pangalan ng Panginoon, na sense ni David ang reason kung bakit siya nandoon. Okay? To stop him. Para patigilin po itong uncircumcised Philistines sa pangmamak sa pangalan ng Panginoon. Okay? At mga kapatid, mga minamahal, magandang makita nyo rin po na nung kanyang na-sense na ang purpose, ang reason, dito po sikat yung salitang, is there not a cause? Remember na yung brother po niya, nung sinisita po siya, na ikaw talagang napaka masyado kang mayabang, na gusto mo lang talagang makarating dito at makita ang battle. Pero anong sabi po ni David? What have I now done? Is there not a cause? Ang sabi niya, wala bang dahilan? Kulang na lang sabihin ni David, 'di ba? Nasaan ang taong handang humarap kay Goliath? Bakit pinapayagan nating mamak ang pangalan ng Panginoon? So, mga kapatid, what I want you to see is not just the sensitivity of David but also his spirituality. Alam niyo, pagka ang isang tao spiritual, makikita niyo na ang spirituality nito ay magdadala sa kanya sa pagpapahalaga sa pangalan ng Panginoon. Di po ba? So, kaya yung spirituality na yon, grabe po. Yung bang idea na hindi po pwede. Alam niya kung ano yung mga hindi dapat payagan. Kung ikaw ay talagang Kristiyanong may maayos na spiritualidad, hindi mo hahayaan na mamak ang pangalan ng ating Panginoon. You will give importance, di ba, sa pangalan ng ating Panginoon. And then, narito po, ginawa po ni David ang lahat ng magagawa, mga kapatid. Diba? So, at dito, sabihin na po natin sa lahat ng kanyang pinagdaanan,
talagang napapangyari po, nahaharapin niya si Goliath. At ang makikita naman natin dito, the stability of David. So mula sa kanyang sense of responsibility, submission, sensitivity, spirituality, magandang makita nyo rin his stability. Diba? Yung kanyang masasabi nating katibayan, yung katatagan. David is very stable sa kanyang decision to face Goliath. Okay? It is not easy. Why? Sapagkat yung mga sinanay sa pakikidigma eh, hindi willing humarap, nasiraan ng loob eh. In fact, yun ang idinidi ni David eh. Ang sabi po ni David kay King Saul, huwag naman nating pabayaan na ang bayan ng Diyos, ang mga kapatiran, ang mga kasamahan natin, manlupaypay, manghina, madown, dahil dito sa pagpapabaya natin na itong uncircumcised Philistines na ito, tinatakot ang ating bayan. Haharapin ko si Goliath. Hindi ba stability yan? Diba? So, ito ang mga qualities na nakita ko po kay David. And it is good to somehow, as we listen to this message, mag-evaluate tayo. Napakagandang kalidad ng isang mananampalataya na merong sense of responsibility. You better check your ministry in the church. Nagagawa mo ba ng tama? Nagagampanan mo ba? And then, yung submission po, mga kapatid, yung pagpapasakop, actually, sa kabuuan, submission to God's will po yan. Sapagkat ang pagsunod sa magulang ay kalooban ng Panginoon. Kung naging masuwaying anak kaya si David, baka gumawa ng dahilan yan. Baka naglaro-laro po yan. Pero palibasa, makadiyos, sumunod sa magulang. Kasi ang makadiyos talaga, kumikilala, sumusunod sa magulang. Amen? At ang pagsunod sa magulang na ito, ang naging dahilan kung bakit si David talagang nakita niya ang labanan at sa kanyang sensitivity, it is not God's will, it is not right that the uncircumcised Philistine is mocking the name of God. And because of that, with courage, anong sabi niya? Ako ang haharap kay Goliath. Alam niyo po, mga minamahal, let us face the fact na sa buhay na ito, kadalasan po, pinapanghina ang loob natin ng Goliath sa ating buhay. Maybe presently, you are facing Goliath in your life. Maring para kang si Eliab. Sino po si Eliab? Yung kapatid po ni David. Maring para kang si King Saul. Ano po ang patungkol po sa kanila? Na samantalang narito po si Goliath, sila po ay nilumpo ng takot. You know, hindi po nakakatulong na mabuhay sa karuwagan. Hindi po nakakatulong na mabuhay sa takot, kabalisahan at pangamba. Ito po ang makikita nyo pong napaganda sa storyang ito. Samantalang pinapanghina ang loob ng marami, the Lord used David to somehow encourage them. Okay? At ito po ay sa pagpapakita po ng ehemplo na po pwede pong harapin natin ang Goliath sa ating buhay. Sabi ko nga, ngayon po habang nakikinig kayo, pwedeng may kani-kaniya kayong Goliath na kinakaharap sa buhay po ninyo. Di po ba? Maaring ito po'y Goliath ng bayarin. Sobrang laki ng mga bayarin natin. Maaring ito po'y Goliath ng problema, yung sitwasyon na parang ang tingin natin beyond our control, na mukhang hindi na natin makakayanan. Marahil po karamdaman na talagang pinapanghihina ang loob mo. Marahil po conflict na meron kayo na talagang sa ganang iyo parang masyadong matindi ang epekto sa iyo. Whatever it is, whatever, di ba? Problems you are facing right now, let us be challenged and encouraged dito po sa message na ito. So David faced Goliath. At nung kanyang harapin si Goliath, para sa akin po, tingnan nyo ha, tingnan nyo po. Doon po sa verse number 42. And when the Philistines looked about and saw David, he disdained him, for he was but a youth and ruddy and of a fair countenance. Ibig sabihin, parang hindi pang parang hindi pang laban eh. Minsan, di ba, pagka iniisip nyo po, po pwedeng ma-underestimate tayo eh. Ano magagawa ni Freddy? Ano magagawa ni PNG? Ano magagawa ni Pastor Poy? Ano magagawa ni Pastor Jed? Ano magagawa ikaw? Ilagay mo yung sarili mo. May pinandun tayo sa ganung kalagayan that the enemy, like Goliath, eh medyo ina-underestimate tayo. Ang sabi ng verse number 43, and the Philistine said unto David, am I a dog? Alam niyo ang dahilan kung bakit sinabi po ni Goliath yan kay David,
Kasi ang dala po ni David ay yung gamit ng pastol na ginagamit po sa mga aso, asong gubat. I mean, yun po yun eh. Eh, ang pinag-uusapan dito, battle. Ang pinag-uusapan dito, digmaan. Tapos yun ang dala mo. Minsan, katawa-tawa sa mga tao kung ano yung hawak natin. Di po ba? At hihahamaking ka pa, lilibaking ka pa. So sabi niya, maliwanag mga kapatid, am I a dog that thou comest to me with staves? And the Philistine cursed David by his gods. Ito matindi. Dito po talaga na-challenge si David eh, na ayaw niyang marinig ang masama tungkol sa Diyos. Ayaw niyang marinig ang pangahamak sa Diyos. Verse number 44, and the Philistine said to David, sige halika, come to me, and I will give thy flesh unto the fowls of the air and to the beasts of the field. Ha? Gagawin kong pagkain ng ibon at ipapakain kita sa mga hayop. Okay, verse number 45. Then said David to the Philistine, thou comest to me with a sword and with a spear and with a shield, but I am come to thee in the name of the Lord of hosts and the God of the armies of Israel whom thou hast defied. So it is very clear to David na ang pagharap niya sa laban, hindi sa lakas ng tao, hindi sa kalasag ng tao, hindi sa kakayahan ng tao. Nakakasunod po kayo? So he emphasized to Goliath, hindi ako nasa harapan mo sa kung anumang armas, hindi ako nasa harapan mo sa kung anumang aking lakas, hindi ako nasa harapan mo sa kung anumang po pwedeng ipangahas ng tao. Matuto po tayo. Sa buhay na ito, hindi po pwedeng ang ipapangahas mo, sarili mo. Okay? Especially in fighting Goliath, in facing Goliath, tapos ang ipapangahas mo, yung sarili mo. Tingnan niyo po ang sabi ng 46. This day will the Lord deliver thee into mine hand. And I will deliver thee, di ba? Ang sabi, and I will smite thee and take thine head from thee, and I will give. This day, di ba? And I will give the carcasses, water please. And I will give the carcasses of the host. Sandali po, inom lang ako, no? Medyo maganda po yung parte na to na gusto ko pong mabigyan ng emphasis sa bawat isa po sa atin. Nilinaw sa 45 that David emphasis, 'di ba? Emphasize to Goliath na hindi ako nagpunta sa iyo sa kalasag ng tao, sa kakayahan ng tao, sa kalakasan ng tao. So verse 46, sabi niya, this day will the Lord deliver thee into mine hand. Napaka, I mean, sure po niya eh. This day will the Lord deliver thee into mine hand. Kaya nga ini-encourage ko kayo eh. Ano man pong problema niyo, yun po ang magandang maging masasabi nating kaisipan po natin. Ngayong araw na to, diba, bibigyan ako ng Diyos ng solusyon sa problema ko. Tutugunan ng Diyos ang pangangailangan ko. Magtatagumpay ako sa problema ang kinakaharap ko. Ganyan po dapat mga kapatid. Okay? So, yun po. Ang aking gustong sentruhan sa mensaheng ito, you and I should claim the victory. If you really believe that God is on your side and you are in the side of God, then claim the victory. Remember Romans chapter 8? Romans chapter 8, verse number 31. Hindi ba ang sabi po roon? Napakaliwanag mga kapatid. What shall we say then? Say to these things. If God be for us, who can be against us? Kung ang Diyos kakampi natin, kung ang Diyos nasa panig natin, malinaw po na yan po ang pangahas ni David. Minsan kaya hindi ka magtagumpay ang pinapangahas mo, sarili mong lakas. Mayaman ka, magaling ka, matalino ka, maganda ka, pogi ka, di ba? O marami kang kakilala, sikat ka. Naku, ingat po tayo. Ganda po kasi ng pwesto ko dito. Ako po'y nasa sulok eh. Ano po? Mag-ingat po tayo na nangahawakan tayo sa sarili natin. Ha? Imposibleng matalo natin si Satan at imposibleng magtagumpay tayo sa laban na ang pinangahawakan po natin ay ang sarili nating kalakasan. So let us learn from David. Na nililiwanag niya
Sa verse number 45, gusto kong paulit-ulitin sa inyo. Diba? Then said David to the Philistine, thou comest to me with a sword and with a spear and with a shield. But I am come to thee in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom thou hast defied. Teka. Naalala niyo po ba nung si David ay humarap kay King Saul? Na nung gusto niyang kaharapin si Goliath, ha? Ang ginawa po niya, kinunbins niya si King Saul. Ano po ang sabi po ni David kay King Saul? Verse number 32. Ang sabi po ng 1 Samuel chapter 17, verse number 32, and David said to Saul, let no man's heart fail because of him. Thy servant will go and fight with these Philistines. And Saul said to David, thou art not able to go against this Philistine to fight with him, for thou art but a youth, and he a man of war from his youth. And David said unto Saul, thy servant kept his father's sheep. And there came a lion and a bear, and took a lamb out of the flock. And I went out after him, and smote him, and delivered it out of his mouth. And when he arose against me, I caught him by his beard, and smote him, and slew him. Thy servant slew both the lion and the bear. And this uncircumcised Philistine shall be as one of them, seeing he hath defied the armies of the living God. Pag pinakinggan niyo po yung statement ni David dito, parang ang ipinagmamalaki niya yung nagawa niya, yung kakayahan niya, yung galing niya. Pero magiging malinaw sa inyo na hindi. Sapagkat binigyang pansin po niya rito, ang napakagandang sinabi po sa verse number 37. David said, moreover, the Lord that delivered me out of the paw of the lion and out of the paw of the bear, he will deliver me out of the hand of this Philistine. And Saul said unto David, go and the Lord be with thee. Amen? Nakukuha niyo po yung point ko? Sinabi ni David ang kanyang achievement, sinabi ni David ang kanyang accomplishment, pero maliwanag na sa paglulundo niya, clear ang konsepto na sinabi niya, David said, moreover, the Lord that delivered me out of the paw of the lion, ibig sabihin, kineclaim niya talaga ang Diyos. Parang si Pablo po yan sa konsepto, but by the grace of God, I am what I am, and His grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labored more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God which was with me. So, what I would like all of you to see is how David emphasized God in his life. In claiming the victory, hindi mo po pwedeng ihiwalay ang Diyos. There is no real success, there is no true victory away and apart from God. So kaya, yun po ang wag niyong bibitawan. Now dito po mga kapatid, in claiming the victory, ang dapat po maging malinaw sa atin, yung naging malinaw kay David. Number one, let us consider the task of David. The task of David. Ang sabi po mga kapatid, sa verse number 28, and Eliab, his eldest brother, heard when he spake unto the men, and Eliab's anger was kindled against David, and he said, why camest thou down hither, and with whom thou hast left those few sheep in the wilderness? I know thy pride, and the naughtiness of thine heart, for thou art come down that thou mightest see the battle. And David said, what have I now done? Is there not a cause? So what I would like you to see, if you can still recall, in my introduction, I told you about the sensitivity of David. So David knew already the reason why nandun po siya. So inutusan siya ng tatay niya, pero naging malinaw sa kanya that there is a God-given task. May pinagagawa ang Panginoon sa kanya. Mga kapatid, mga minamahal, it is good na ako at ikaw maging klaro sa iyo kung ano yung God-given task, yung ipinagagawa ng Panginoon sa iyo. Doon ka mag-focus. Yun ang bigyan mo ng sentro sa buhay mo, the God-given task.
when the Lord called me, mga kapatid, hindi ko nakita ang sarili ko na kaya ko ang lahat ng tatrabahuhin ko. But the only thing I know is that God called me, and because Siya ang tumawag sa akin, God is able to make me able. Amen? Ang Diyos ay may kakayahan para bigyan po niya ako ng kakayahan. Alam niyo, kaalinsabay ng atas ng Diyos sa inyo, yung biyaya ng Diyos na ibibigay para makayanan niyo po ang task. Kaya nung sumagot siya, sabi niya, ano bang masamang ginawa ko? Wala bang dahilan? It means to say, David is implying that there is a cause, there is a godly reason kung bakit siya nanduroon. How about you tonight? Sa kalagayan mo, sa ginagawa mo, malinaw ba sa iyo kung ano ang ibinigay ng Diyos na atas sa iyo? As long that you are sure na ikaw ay nasa kalooban ng Diyos, you can already claim the victory. If you are aware that what you are doing is the will of God, then you can claim the victory. Alam niyo kaya mahirap mag-claim ng tagumpay? Ikaw mismo, hindi mo naman talaga naintindihan kung bakit mo ginagawa yan, kung bakit ka nandyan. Kadalasan po, mga sariling kagustuhan po. Si David napunta sa battle, hindi para sa pangsarili. Napunta siya doon dahil may task, may God-given task. And it is also good for all of us to somehow sense and discern if what is the task of God. Ano ang kalooban ng Diyos? Ano ang utos ng Diyos? Diba? So, aksidente ba yon? Coincidence ba yon? Na meron pong Dang Soriano na tumawag po sa akin at nag-express ng kanya pong puso na bless po siya sa feasting na hanggang sa iyan po meron palang ia-accomplish ang Panginoon. And because I completely understand that the will of God is for us to again start the ministry sa Japan, so napapangyari po yan. Nasa Pilipinas po ako, paano ko po magagawa yan? Ang importante po, alam mo na yung kinalalagyan mo ay kalooban ng Diyos. Alam mo na ang ginagawa mo, Diyos ang naglagay sa iyo dyan. As long na tiyak mo na kalooban ng Diyos yan, huwag kang padaig sa takot, huwag kang mag-alala sapagkat tiyak na ang tagumpay mo. Sapagkat ang susi ng tagumpay kapag ka ikaw ay nasa atas ng Diyos sa iyo. Si David, mga kapatid, he is very confident because alam niya na kaya siya nanduroon, may purpose, may dahilan. How about you? Alam mo ba ang purpose ng Diyos sa buhay mo? Saan mo ginagamit ang buhay mo? Diba? Saan mo ginagastos ang buhay mo? Alam mo ba ang purpose ng Diyos sa kayamanan mo? Saan mo ginagamit ang kayamanan mo? Alam mo ba yung purpose ng Diyos kung bakit binigyan ka ng ganyang talent, ng ganyang gift, ng ganyang kakayahan? You should know your purpose. You should know, diba? Yung reason kung bakit inilagay ka ng Diyos sa isang kalagayan. So I can say na ang isang makikita nating dahilan kung bakit na-claim ni David ang victory because he is very confident na alam niyang Diyos ang nagdala sa kanya. Diyos ang may kalooban kung bakit siya nandoon sa battle. Kaya ang tanong niya, is there not a cause? Wala bang dahilan? Ikaw ba, alam mo ba ang dahilan kung bakit nandiyan ka sa church na kinalalagyan mo? Alam mo ba ang purpose mo dyan? Ha? Pag hindi mo naintindihan ang purpose mo, pipintas-pintasan mo lang lagi ang pastor mo. Pagka hindi mo naintindihan ang purpose mo, wala kang makikita lagi kundi yung ipipinta sa mga kapatiran mo, yung ikatitisod mo. Samantalang kung alam mo na Diyos ang naglagay sa iyo dyan at maintindihan mo na kaya ka inilagay ng Diyos dyan upang gawin mo kung ano ang atas niya sa iyo, titiyakin ko sa iyo na pwede mong iyangkin ang matagumpay na buhay bilang Kristiyano. Amen? So the task of David. It is also good to see the trust of David. Diba? Not just the task, but also the trust, yung tiwala po ni David. Verse number 30, and he turned from him toward another and spake after the same manner, and the people answered him again after the former manner, and when the words were heard which David spake, they rehearsed them before Saul, and he sent for him. And David said to Saul, let no man's heart fail because of him. Thy servant will go and fight with this Philistine. And Saul said to David, thou art not able to fight, to go against this Philistine to fight with him. For thou art but a youth, and he a man of war from his youth. And David said unto Saul,
Thy servant kept his father's sheep, and there came a lion and a bear, and took a lamb out of the flock, and I went out after him, and smote him, and delivered it out of his mouth. And when he arose against me, I caught him by his beard, and smote him, and slew him. Ha? Mga kapatid, dito makikita nyo po yung tindi po ng tiwala ni David. Pero siguro po, para mas ma-appreciate nyo po, diba, sa sure victory, in claiming the victory, siguro uunahin ko, ha? Uunahin ko, na over, ano po ako, na excited po ako, ha? Na excited akong masyado. Dito po, ang gusto kong makita nyo, the testimony of David. Diba? Mga kapatid, paano ba nangyari na hindi mo pa rin maklaim ang victory? Eh, ang dami ng patotoo ng Diyos sa buhay mo. Diba? There are so many things na pinatunayan na ng Diyos sa buhay mo. Bakit hindi mo pa maklaim yung victory? So ito yung nakita ko pong point. Ha? Ilulundo ko po doon sa trust of David. But let me emphasize to you first, the testimony of David. Yung patotoo po ni David. Ang sabi niya, ito na mga nangyari sa buhay niya. Diba? Nagawa niyang patumbahin ng leon, patumbahin ng oso, di ba? I mean, yung mga victories, past victories, yung mga nangyari na po, eh, ikaw sa buhay mo bilang Kristiyano, napakarami ng pinatunayan ng Diyos eh. Di ba? Yung pong testimony natin, po pwede pong maging pangahawakan po natin yan to claim the victory. Di ba kala mo noon hindi mo makakayanan yung problema? Hindi ba akala mo noon hindi ka na makakalagpas dyan? Hindi ba akala mo noon hindi masosolve? Hindi ba akala mo noon hanggang dyan ka na lang? Pero ano ginawa ng Diyos? Di ba? Maraming patotoo ang inihayag ng Diyos sa'yo. So I can say, in claiming the victory, factor po yung task of David. Factor po yung testimony of David. Siya mismo, very much aware na ang sabi niya, di ba? Ako'y pumatay ng leon, ako ay pumatay ng oso. And then, napakaklaro po kay David. Ang sabi po niya, verse number 36, "The servant slew both the lion and the bear. And this uncircumcised Philistine shall be as one of them, seeing he hath defied the armies of the living God." So, yung pong mga victories ni David, yung pong mga patotoo ni David, dapat, in application, tingnan mo rin yung mga patotoo ng Diyos sa buhay mo. Kasi kiniklaim niya eh. Ang sabi niya sa verse number 37, David said, "Moreover, the Lord that delivered me out of the paw of the lion and out of the paw of the bear, he will deliver me out of the hand of this Philistine." And Saul said unto David, "Go, and the Lord be with thee." So, ano ba ang po pwede natin panghawakan? E di yung mga patotoo ng Diyos, yung mga pinatunayan na po ng Panginoon, amen? Yes, mga kapatid. Nawa, nabibless kayo sa ating tinatalakay ngayon. Nawa, makalakas po ito sa inyo. Dahil marahil po, nilulumpo na tayo ng gulayat sa buhay natin. Marahil po, hinang-hina na ang loob natin. Takot na po tayo. Mga kapatid, tayo po'y magkaroon ng tibay ng dibdib at atin pong alalahanin ang patotoo, ang mga ginawa na ng Diyos sa buhay natin. Kung paanong itinawid kanya sa landas. Kung paanong nilutas niya ang iyong problema. Kung paanong ibinangon kanya sa pagkakadapa. Kung paanong pinalakas kanya. Kung paanong na-solve yung mga iniisip mo na parang hindi mo alam ang gagawin mo. The testimony of David. Your testimony e isa po sa dahilan for you to claim the victory. And then, nabanggit ko na po kanina, the trust of David. The trust of David. Una, the trust of David. Ipangalawa po natin, ho, i-correct natin. Ipangalawa po natin yung the testimony of David. So, tingnan nyo po yung trust of David. Verse number 37. Then said, David said, "Moreover, the Lord that delivered me out of the paw of the lion and out of the paw of the bear, he will deliver me out of the hand of this Philistine." Mga kapatid, nasaan ang tiwala ni David? Ang katibayan ng tiwala ni David, binibihisan po siya. In fact, if we will study, di ba, Saul being king, anong klaseng armor kaya meron yan? Hindi po pwedeng pipitsugin po o basta-basta lang po yung armor niya. Diba? So, yun ang kaibahan po. Yung pananaw po ni King Saul, parang factor po yung kanyang magagandang armas. Kay David po, ang tiwala niya sa Diyos lang. Okay? Ang tiwala niya sa Diyos lang.
Tatandaan niyo po ito, kahit anong ganda ng armas mo, kung hindi Diyos ang lalaban para sa iyo, talo ka pa rin. Pero kahit slingshot lang ang hawak mo, pag Diyos ang kasama mo, panalo ka. Paano mo i-apply yan? Amen? Paano mo i-apply yan? Kahit gaano kaliit ang tingin mo sa sarili mo, kahit gaano kakaunti ang tingin mo sa kakayahan mo, pag sinamahan ka ng Diyos, sure win yan, sure victory yan. Because ang tagumpay natin, hindi sa lakas natin, hindi sa kakayahan natin, ganun dapat maging iba ang Kristiyano sa hindi Kristiyano. Ang mga hindi Kristiyano, ano ang pangahas nila? Yung kanilang sword, yung kanilang spear, yung kanilang shield. Eh tayo po, ano po ang ating pangahas? Ang Diyos, ang pangalan ng Diyos. David emphasized to Goliath the name of God. Ang sabi po niya, verse number 45, then said David to the Philistine, thou comest to me with a sword and with a spear and with a shield, but I am come to thee in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom thou hast defied. Amen. Kamusta ka? Sa laban na yan na kinakaharap mo, ano pinapangahas mo? Wow! What a blessing! What a message! Kaya nga, kayo po, maging aral sa inyo to. Kahit na po kayo ay makikinig at iisipin yung alam nyo na po yung kwento, alam nyo na po yung passage, naku, huwag kayong papahad lang kay Satan. Makinig pa rin kayo. Dahil for sure, meron pong matinding mensaheng ibibigay ang Diyos sa atin. Amen po ba? Narealize po ba natin ngayon yan? Mga kapatid, it is good for all of us to realize that the message is clear na ang susi, tiwala sa Diyos. Yun po ang susi ng tagumpay. Mahirap mag-claim ang victory sa isang nagsasabing Kristiyano pero walang tiwala sa Diyos. Sabi ko nga, kung ang Diyos, pati ang Diyos, hindi mo pagtitiwalaan, ano pa pag-asa mo sa buhay mo? The only hope that we have in this life is God. In everything, in all circumstances, in all situations, ang ating pong pwedeng panghawakan ang Diyos. Ngayon, kung Diyos ang po pwedeng panghawakan, pero hindi mo siya pagtitiwalaan, paano mo mapangahawakan ang tagumpay sa iyong laban? Okay? So, ang napakaganda po mga kapatid, learn to trust Him. Learn to trust the Lord. Huwag yung kakayahan mo, huwag yung galing mo, huwag yung talino mo, huwag yung yaman mo. Mga kapatid, ang panghawakan natin completely sa buhay natin ay ang Diyos. Mga kapatid, mga minamahal, I am encouraging every one of you tonight. Kristiyano ka, you should live sa kalooban ng Diyos. You should live in victory. Amen? Mabuhay tayo sa tagumpay. Why? Sapagkat walang talo pagka Diyos ang kasama mo. Kaya importante po ang mga tinalakay natin ngayon. Diba? Dapat malinaw sa iyo the task. Malinaw sa iyo yung testimonies at yung tiwala. Sa akin po, nakita ko that the reason why David is very confident in claiming the victory, it is because he completely understand na kaya siya pinapunta sa laban dahil sa nais ng Diyos na i-accomplish through him. Do not belittle God. And do not underestimate what God can do. Huwag mong insultuhin ang Diyos na parang mas malakas at makapangyarihan si Goliath. Huwag mong maliitin ang magagawa ng Diyos sa problema na kinakaharap mo. Wala na, hindi na maka, di ba? Wala na makakatulong sa akin sa problemang ito. Wala na, wala na, wala na. Yan po'y napakalaking sampal sa Diyos. Napakalaking insulto sa Diyos. Huwag mong limitahan ang kayang gawin ng Diyos. Huwag na huwag. Kaya sabi ko po, it is really hard na maklaim natin ang victory kung ikaw mismo hindi mo alam kung ano ang task, kung ano ang purpose ng Panginoon sa buhay mo. Mahirap i-claim ang victory kung magiging bulag ka sa kung ano na yung mga pinatunayan ng Diyos sa buhay mo. Diba? Oh, ngayon, nakikinig po sa atin si missionary, Dio Campo. Imagine nyo po yung Goliath na hinarap po niya sa pagtugon niya sa calling. Diba?
Isipin niyo po yan, pumunta po siya sa isang bansa na hindi niya lugar. At nung nakukwentuhan po kami, nalulula ako eh. Talagang ang Diyos, alam po niya eh kung sino yung aatasan niya at kung sino yung ihaharap niya sa laban eh. Diba? Alam niyo po mga kapatid, ngayon, kitang-kita na natin kung paano pong lahat pinatunayan ng Diyos, yung patotoo, kung paano po ang naging pangyayari sa lahat ng mga bagay, ngayon po, property na po ang kanilang inia-accomplish. Wow! Kaya sabi ko, kahit konti, makikibahagi po tayo sa kanila. Gusto ko pong i-apply ng bawat isa sa sarili natin. Mahirap mag-claim ng tagumpay kung hindi mo naintindihan ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay, kundi malinaw sa iyo ang purpose ng Diyos sa mga pangyayari sa buhay mo. You should find out, you should discover, be discerning, be sensitive if what is really God's purpose in putting you in that situation. And then, the testimony of God. Yung testimony of David. Ano yung mga pinatunayan ng Diyos sa kanya? Oh, yun ang itanong mo sa sarili mo. Ano na mga pinatunayan ng Diyos sa iyo? Hindi pa ba sapat yan para panghawakan mo ang tagumpay? And then, the trust of David. Wala siyang ibang pinangahas, kundi ang pangalan ng Diyos. Hindi ko na po tatapusin yung pagbasa sa storya kasi alam nyo naman. Alam nyo naman na sa naging paghaharap nila, lakas ng tao laban sa lakas ng Diyos. Kalasag ng tao laban sa Diyos. Walang nagawa ang champion of God. Walang nagawa ang napakalaking Goliath. Walang magagawa yung malaking problema mo sa napalaking Diyos na meron tayo. Ha? Hindi po pwede na hindi ka magtatagumpay kung siya ang pangahawakan mo. Ngayong gabing ito, mga minamahal, ako po'y lubos at labis na nagpapasalamat sa Diyos na binigyan po niya ako ng pagkakataon to somehow makapagministeryo sa inyo. Gusto ko po na sa bawat isa ngayon na nakikinig, sa heart ko po, lagi't-lagi gusto ko pong gamitin ng Diyos para makapagpalakas ng mga mananampalataya para maipalaganap ang kanyang salita. At ngayon po, ang reason kung bakit ako masaya, kasi alam kong kalooban ng Diyos na marinig niyo po ang mensaheng ito. Dahil posible po na ngayong sandaling ito, ikaw ay bigat na, ikaw ay takot na, ikaw ay nababalisa na, ikaw ay napanghihinaan na ng loob, hindi kalooban ng Diyos ay iyan. Ngayong gabing ito, kapatid, claim the victory. Claim the victory. Alamin mo ang layunin ng Diyos. Okay? Alalahanin mo ang patotoo ng Diyos. At ating lubos na pagtiwalaan ng Panginoon sa buhay natin. Yung ginawa ng Diyos kahapon ay sapat upang panghawakan natin ang tagumpay. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat. Ikaw po ang nakakakilala ng bawat isa sa amin. Marahil sa storyang ito ni David at ni Goliath, marahil may mga Eliab po sa amin. Marahil may mga King Saul po sa amin. Ang ibig sabihin ng Diyos, marahil marami po sa amin daig ng takot, talagang hindi handang humarap sa laban. Pero salamat. Sapagkat nakita namin na pupwede po kaming maging David. Pupwede mo rin po kaming gamitin dakilang Diyos sa kabila ng aming kakulangan, sa kabila ng aming kaliitan, sa kabila ng aming kahinaan, sapagkat wala naman kaming pupwedeng ipangahas kundi ang iyong pangalan. Kaya dakilang Diyos, nawa ang mensaheng ito'y nakapagpalakas sa mga mayroon pong gulayat na kinakaharap sa kanilang mga buhay. Dakilang Diyos, ikaw po ang siyang patuloy na magbigay lakas, tapang, at lubos ng pagtitiwala sa bawat isa sa amin, sa iyo na aming Panginoon. Thank you so much, Heavenly Father. I know na gagawa ka at patuloy kang gagawa sapagkat ang nais mo po, mabuhay kaming mananagumpay at hindi mga talunan. Nawa, ang gulayat ng problema, ang gulayat ng kagipitan, ang gulayat ng atake ni Satanas sa aming buhay ay amin pong angkinin na amin pong mapagtatagumpayan because of you, O Lord. Bless your people, O God, and bless this ministry. Lahat ng ito, O Diyos, ay amin pong panalangin
Sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Nakaraos po tayo. And ako po yung maasa na naiintindihan niyo po ako dahil bihirang-bihira po na ako po ay magkaroon ng pagkakataon. Kaya naman sinasagad ko po, sinusulit ko po ang pagkakataong ibinibigay ng Diyos sa akin po upang maging daluyan ng pagpapala sa bawat isa sa inyo. Kaya muli po, magandang-magandang gabi po sa inyong lahat. At nawa, patuloy niyo pong ipanalangin ang ministeryong ito. At maging ang inyong lingkod, patuloy niyo po lagi akong ipanalangin sa lahat ng atas na pinagagawa ng Diyos sa akin. Muli po, maraming-maraming salamat. Ito po ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, na ang tibok ng puso, lagi't-lagi ay ang may pangaral ang salita ng Diyos at maparangalan ang ating dakilang Diyos. Ingat po kayo. I love you all in the Lord. Miss na miss ko na po kayo, Living Water Baptist Church at Victory Fundamental Baptist Church. Magkikita po tayong muli. Again, sa Diyos ang kapurihan at ang kalwalatian. God bless everyone. Thank you so much.